Ano to? Sky Tonic. Sky Tonic? Sino nag-isip nito? Sino? Sikat naman tong movie na to, di ba? Hindi siguro nila tinapos. Bakit kaya nila naisipang gawin to? Wala sa lahat, hindi naman ako eksperto sa mga eroplano. Pero paano lilipad yan? Isang buong building, papaliparin mo? Ano yan, up? Nakita nyo ba yung demo nila kung gaano yan kalaki kumpara sa mga typical na eroplano? Sobrang laki niyan. Ito yung tipo na kakailanganin nila ng runway na mula Batanes hanggang Hulo para lang makabuelo to sa paglipad eh. Tol, anong oras na? Ayan na tol, 6:45 na. Ah okay, 2 hours na lang, lilipad na tayo. Yun pa doon sa may balita, 5,000 lang daw yung makakasakay dito. Good luck doon sa may 5,000 na yun. Nangalanan pa nila tong Sky Tonic. Witty naman, pero alam ba nila kung saan nila to kinumpara? Yung mga bilyonaryo nga na meet and greet na nila sila Jack and Rose, hindi pa tayo nadala dito. Joke lang, RIP. Naisipin mo, kinumpara nila to sa Titanic, eh barko yun eh. Hindi hamak na mas safe doon. Nga paano makakapagganyan si Jack sa may Titanic, eh ang lakas ng hangin dyan. Personal speaking, meron akong takot and kaba sa mga eroplano and kung papipiliin ako kung eroplano ba or barko, barko all the way. You know, mas matagal pag barko pero mas madali namang makaligtas kaysa dito. Mas pipiliin kong malate ng 24 hours kaysa 24 hours akong maaga sa langit. Sa barko, pag lumubog, may mga salbabida, may mga bangka, pwede kang gumawa ng makeshift ng mga bangka sa mga sabit battles. Pero kung eroplano yan tapos nagloko, GG ka talaga dyan. Kahit may salbabida ka pa, saan ka lalabas dyan? Sige nga. I mean, cool naman siya kung iisipin mo kasi isipin mo yun, nasa Erica tapos nagpa-party-party lang kayo tapos may swimmingan pa oh. Pero kung yung typical na aeroplano pa nga lang may turbulence na, paano pa kaya pag ganito? Nakita mo yung mga engine na yan? Sa Air Asia pa nga lang ang ingay na ng engine nila habang lumilipad eh, paano pa kaya pag ganyan? Hindi ka na nga makakatulog sa kaba, hindi ka pa makakatulog sa ingay. May malaking screen tsaka sine pa sila dito. Kung ako'y nakasakay dito, ipe-play ko Snakes on a Plane. Siguro kung meron silang winning factor kumpara sa mga typical na eroplano, ayun yung kaya mong makapaglakad-lakad, makakatayo ka, tapos ang luwag pa ng leg space. Tapos may picture pa dito na dadaan kayo sa may Northern Lights or sa Aurora Borealis. Northern Lights or Aurora... Ah! Northern Lights or Aurora Borealis. O diba, since nasa Erica, mas malapit ka dyan, so siguro mas maganda sa selling point nila. Ano kaya na kung mga Filipino yung mga unang pinasakay dito? Pag mga Filipino yung sumakay dito, wala pang isang segundo pagkalan, nakatayo na lahat. Alam mo, may sumigaw ng mahuli, may tae sa puwet. Basta ako, wala akong tiwala dito and for sure, imposible din naman itong magawa eh. Yung design pa lang oh, yung shape, mala beluga whale. Pero at least yung beluga whale nasa tubig, so alam niya kung nasan siya dapat talaga. Sakit na ilong ko, sinisipon ako. Yun lang, thank you.